Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng otoridad sa Bacolod City ang mga grupo na bumibili umano ng mga aso para katayin at ibenta ang karne ng mga ito. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Noong nakarang taon, 7 aspen ang na-rescue ng otoridad at animal rights group sa Bacolod City. Ang mga aso ay pinaniniwalaang binili at nakatakdang katayin para ibenta ang karne ng mga ito. Pero nakatakas ang dalawang suspect na sakay ng tricycle kung saan nakuha ang mga aso. Kaya muling tinututukan ngayon ng isang animal rights group ang mga nakalap na impormasyon nito ukol sa kaparehong ilegal na gawain ng mga pinaniniwalaang dog meat trader. Dahil kamakailan lang ay may mga natanggap daw na report ang grupo tungkol sa mga taong nag-iikot upang manghuli o bumili ng mga pag-alagalang aso sa lungsod. Pero aminado ang grupo na mahirap ang paghahanap ng ebidensya dahil dapat mahuli ang mga ito sa akto. Klika na mo lamang kami report na ba doon nga ang galibot na pamakal ito na dinadala sa Kulupandan, kundiin pa nga out of dark for ginagaligya as a dog meat. Magbibigay naman ang grupong Back Project Philippines ng 5,000 pesos na reward money para sa makapagbibigay ng impormasyon, larawan o video ukol sa nasabing ilegal na gawain. Iniimbestigahan rin ito ng Bacolod City Police. Alaman kayo sa dog meat trading, okay, I'll give 10,000 sa bawat information. Upang mas mapabilis ang pagbibigay ng impormasyon sa otoridad, may information campaign materials na iniligay sa mga police station sa lungsod. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News.